kami! Problema mo ba? Problema mo? Kami ng bahay niyo. Ito yung bahay! Gaya ng napag-usapan. Ariglado. Salamat, Sarah. Puruhan ba? Sapat lang. Para magtanda siya. Buti na lang walang nangyari sa'yo. Kagagaling mo lang sa isang aksidente. Pasensya na lang, ha. Eh, hindi naman kami yung nagsimula ng away kanini. Tsaka hindi naman ako nasaktan. Palagi mo na lang akong pinag-aalala. Gusto ko lang magpaalam sana mag-day off ngayon. Gusto kong ilabas si Lucas. Sige. Ikaw, gawin mo kung anong dapat para maintindihan niya at matanggap niya ang katotohanan. Salamat, Don Roman. At dumiretso ka pa talaga sa asawa ko, no? Pwes, hindi kayo aalis. Hindi ko kayo pinapayagang umalis. Hindi ko kayo pinapalamon dito at pinapatala sa mansyon para lang magpasarap kayo ng buhay nyo! Baka walang galang na po, Mama Alba. Huwag niyo naman po kami kausapin ng ganyan. Opo, kayo po nagpapasweldo sa amin, pinapakain nyo kami. Nakatira po kami dito sa mansyon, pero hindi nyo po kami pagmamayari. Pinayagan naman tayo ni Don Roman, eh. Mauna na po kami, Mama Alba. Hoy! Ayan! Lumalabas ang katotohanan na mas pinapanigan mo ang Lucas na yan kesa sa anak natin. Huwag mong ikumpara si Joaquin sa'yo. Kilala ko ang anak ko. Maiintindihan niya at tatanggapin niya na kapatid niya si Lucas. Kaya tigilan mo na yung paglalaso mo sa isip ng anak ko. Tiwala ako sa anak ko. Alam ko maiintindihan ni Lucas kung bakit ko nagawa ito. May karapatan siyang malaman ang totoo niyang pagkatao. Ituktok mo dyan sa utak mo na isa ka lang katulong na naglandi sa asawa ng amo mo. Hindi magiging kapantay ni Joaquin ang anak ng isang muchacha. Walang ibang dapat sisihin dito kundi ako, eh. Hindi ko po maintindihan, Don Roman. Anak kita. Ako ang tatay mo. Isa kang kardinal. Nasaan si Roman? Nasaan? Nagpunta kina Sita. Baka nagkasalisi kayo. Bakit hindi mo pinigilan? Anong alam niya? Ha? Anong pinag-uusapan nila? Nagkita ba sila ni Lucas? Magsalita ka! Anong alam mo? Wala akong alam. How can you do this to us? Paano mo nagawa ito kay Joaquin? Hindi mo man lang inisip ang mararamdaman ng anak mo! Kung ikaw, naatim niyang konsensya mong mabuhay sa kasinungalingan, ako hindi! Huwag mo kong sisisihin. Huwag na huwag mo kong susumbatan. Pagdating ng araw na ibinigay ko lahat, ibinigay mo lahat! Pero hindi ang katotohanan! Kamumuhian ka ng mga bastardo mo! Kamumuhian ka ni Joaquin! Tandaan mo yan! Niniwala akong napalaki ko si Joaquin ng malawak ang pag-iisip at malaking pagmamahal sa pamilya. At balang araw, may isip niya kung bakit natin ginawa ang lahat ng ito. At hindi tulad mo, hindi niya basta-basta susukuan ang mga taong mahal niya, mga taong pinahahalagahan niya. Tanong ko lang, ba't tayo nagtitiis? Ba't ka naging alila? Ba't pumayag si Don Roman? Bakit po kayo pumayag? Nang, alam niyo naman ho na mahal kita, di ba? Baka pwedeng iwan niyo na muna ako dito. Hindi ko alam, binabasa rin pala yung book na The Art of War. Gusto mo ba nakuha yung tinuro mo sa akin para manalo? Na kapag malakas ka, papaniwalaan mo sa kalaban mo na mahina ka. Pero kung mahina ka,
papaniwalaan mo yung kalaban mo na malakas ka. Pinalaki kitang matibay, Matteo. Kung mahalaga sa'yo ang pamilyang ito, ang pagiging Silverio mo, malis ka sa harapan ko. Ayusin mo yung problema mo. Si Lucas umalis, hindi ginamit yung service. Bakit? May problema ba yun? Yung sasakyan po, walang problema. Pero si Lucas mukhang may pinagdadaanan po eh. Kilala mo si Joaquin, ano? Alam mo ba, isa ka sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Bukod kay Lucas. Kumusta si Lucas? Ayun. Hindi ako kinikibo. Di naman siya galit, pero alam ko masama ang loob niya. Tama naman ginawa natin, di ba? Oo naman. Eh, utang natin kay Lucas yung nakahanda naman ako maghintay. Hanggang sa maging handa na siyang patabarin ako. At saka tanggapin na ama niya. Ano ba talaga may problema? Yung bahay o ikaw? Si Don Roman. Si Don Roman ang tatay ko. Isagani. Buong buhay ko, akala ko walang kwenta yung tatay ko. Akala ko masama siyang tao. Tapos makikita ako si Don Roman kay Boss Joaquin, napakabuti niyang ama. Napakabuti niyang ama kay Boss Joaquin. May dahilan eh. Kung bakit hindi niya sinabi sa'yo yung totoo. Di ba nga, ang isang magulang nagdidesisyon para sa ikabubuti ng anak. So tingin mo ba, intensyon niya saktan ka? Hindi, di ba? Meron man siyang pagkukulang, pagkakamali sa'yo, hindi naman ibig sabihin na hindi ka niya mahal. Balikan mo. Magmula bata ka, pinatrato ka ba niya? Inapi. Pinabayaan. Hindi, di ba? Narinig ko usapan niyo. Naghahanap pa ba kayo engineer? Engineer ako, di ba? Pasok mo naman ako dyan. Presyong kaibigan. Sandali. Pakita muna ng trabaho mo. Ano talaga, ayusin mo yung dokumento mo. Pakita namin kay Don Roman, susubukan ka namin ilakad. Kasi sa kule, siya rin naman ang magdidesisyon. Ako, tama. Problema ang kapatid mo, pero hindi ibig sabihin na nahihinto na tayo at maghihintay na lang sa kanya. We have to move forward and decide on things that matter. Family is more important than any other business concerns. Hindi natin pwede pabayaan na lang si Kuya Matteo ng ganun. Gugu ang Silverio Distillery. Dahil sa nagawa ng kapatid mo. Ayoko mang sabihin ito. Pero sa ngayon, ang option lang natin ay ang produkto ni Isagani. Milyon-milyon ang nawala sa Silverio Distillery sa pagsusugal niya. Kung hindi kami makabangon sa crisis na to, hindi lang kami, pero mga tao na nagtatrabaho sa distillery ang maapektuhan. Buuntiwala ako sa'yo, pero sa daddy mo, sa kapatid mo. Naintindihan ko naman si Isagani. Sakit lang talaga isipin na pareho namin hindi mapaglaban mga tao at bagay na pareho din naman mahalaga sa amin. Wow, I can't believe you, Gigi! Nung ikaw ang may problema, na parang katapusan na lang mundo dahil may stroke ang papa mo. I was there for you. Hindi kita iniwan hanggat sa makabangon ka. I don't have time for drama, so umuwi ka na lang. Pagod ako. Akala ko, iba ka eh. But you're just like my dad. Pare-pareho kayo. Tingin nyo sa akin, bobo ako. Nung wala akong alam. Nasunod-sunuran lang sa mga gusto nyo. Pero hindi. In fact, ang dami kong ginawa na alam kong mali. Pero ginawa ko pa rin, hindi dahil sa bobo ako, ha? Pero dahil pinagbibigyan ko yung tatay ko. Kahit na labag sa kalooban ko, Gigi, ginagawa ko pa rin para na mapasaya ko siya. Kayong lahat! Kasi ganun akong magmahal. Pero kung hindi pagmamahal para sa inyo yun, siguro hindi ako yung bobo. Kundi kayo. Bakit ka tumawag sa linyang yun? Tanga-tanga ka ba?
paano kung si Roman ang sumagot nun? At mabuko ako. Kapag nangyari yun, nising kong duling, wala kang makukuha sa akin. Kaya wag na wag kang tumawag ulit doon. Alam mo kung saan ako tatawagan. Matteo? Matteo? Matteo! May alak. Asin? Teka, tuwag ako si Dulce. Sige, sige. Hindi natin siya pwede iwan dito, delikado. Buti na lang kayo nakakita sa kanya. Salamat, ha. Kaya matutulong pa ba kami? Okay lang, ako na mag-aalaga. Pasensya na, ha. Hindi, wala yun. Sige, mauna na kami, Dulce. Drink this. It'll be good for your hangover. Sigurado nga, hindi mo sasermonan. Andito tayo para sa isa't isa. Para mabago yun. Pasensya ka na lang, ha. Kung nagtampo ako sa'yo. Alam ko naman nahihirapan ka din sa sitwasyong to, eh. Hindi lang naman ako yung nasasaktan. Sabi nga ni Isagani, wala namang magulang gustong nakitang nasasaktan yung anak nila. Alam kong may rason kung ba't niyo tinago sa akin ni Don Roman ng to. Pero nang gusto ko pa rin magpasalamat sa'yo. Eh, ni isang beses sa buhay ko, hindi ko naramdaman na may kulang dito. Hindi man ako lumaki sa mansyon, may kotse, marangya yung buhay, pero lumaki ako mayaman sa pagmamahal. Masaya ako dito kasama ka. Kaya rin siguro ako nahihirapan tanggapin na umabot sa ganito lahat ng to. Kailangan mo pagsilbihan si Mama Alba. Kailangan mo tanggapin lahat ng pang-apyo niya sa'yo. Para lang hindi ako malayo kay Don Roman. Sa ama ko. Pero nang tatapusin ko na po lahat ng yun. Di na ako papayag at tapak-tapaan ka kahit ninyo man. Napakabuti yung tao nang. Napakabuti mong ina sa akin. Kaya ipagtatanggol kita. Poprotektahan kita. Kaya ipaglalaban ko na ang pagiging kardinal ko.